a mockery of our democracy. Yan po ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kung hindi pa gumawa ng manifesto at dinimand ng military na palayain si Badoy at si Eric, hindi pa palalayain. Pinagtatawanan yung demokrasya natin. I have it to the military to decide. Bahala na po kayo, military, sabi ni Pangulong Duterte. Meron po tayong konstitusyon. Ha? Ang konstitusyon po sa Pilipinas, pinakamataas po yan. Daig po niyan ang speaker. Tukoy na natin. Daig po niyan yung presidente. Ang konstitusyon po ay mas mataas pa sa speaker at mas mataas pa sa presidente ng Pilipinas. Okay? Okay. So yan po ang binaviolate na karapatan ni Pangulong Duterte dito ay karapatang magpahayag. Para po saan? Ano po yung katwiran? There are some aspects of the program that maybe hindi pa sila sigurado yung MTRCB. Sinuspend din ha. Hindi pa pala sigurado kung may nilabag o wala. Ganyan na po ang uri ngayon. Manahimik muna kayo, kulong muna, kahit hindi pa kami tiyak. No? Pwede po ba yun, Pangulong Duterte? That's gross violation of my constitutional rights to freedom of expression. That is the violation of constitutional rights to freedom of the press ng SMNI. Putya, wala pa pong, kumbaga, no? Pinagbibintangan ka pa lang, kinulong ka na. Suppression of your rights. Yan po yung sinasabi rito, no? Sinusuppress na si Pangulong Duterte. Right? Ang sabi po ni Pangulong Duterte, the right to free expression is absolute. Hindi po pwedeng, 14 days lang naman, kahit po ilang araw lang yan. Hindi ka dapat, kaya po pag-aaralan po nila to. Tignan nyo po ang balik ng Supreme Court sa inyo. MTRCB, mabuti pa, mag-resign na kayo lahat. Ng MTRCB, to prevent. Ang dami yata ang tagapagtanggol ngayon ng MTRCB. Ah. Kinuyog tayo. Ah. Adrian Malikdem, ano ang violation ayon sa MTRCB? Kasama ka ba sa MTRCB? Ano ang violation ayon sa MTRCB? Babasahin ko na sa'yo. Nag-notes ako. There are some aspects of the program that may be in violation. Maybe, probably. Hindi po pwedeng suspendihin mo yung programa na ang katwiran ay maybe. Baka mas marunong pa to si ano? Baka mas marunong pa to si Malikdem kaysa sa MTRCB. May binabanggit siyang paglabag eh. Yan yung problema sa inyong lahat. Yo, alam na kagad yung nilabag ni Pangulong Duterte. No? Pero yung MTRCB, maybe pa lang. Kayo alam nyo na. Okay. Huwag nyo po silang tatanggalin. Gusto kong maranasan nila na yung freedom of expression. Kasi pag tinanggal nyo yan, aangal yung mga yan. O, yan po ginawa kay Pangulong Duterte. Okay, bakit po ang antapang ng MTRCB? Alam nyo na kung bakit matapang. Ngayon, eto po. Sabi po ni Pangulong, hindi nga nila mapinpoint kung ano yung sinabi. Sabi po ni Pangulong Duterte, they cannot even pinpoint kung ano yung sinabi ko na punishable by law. Buti pa si Malikdem alam kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte. Pero yung MTRCB, hindi nga nila masabi. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, hindi po pwede, no? Hindi po pwede na hindi nyo pa nga matukoy kung ano sa mga sinabi ko. Ha? Ang punishable by law. Wala po silang masabi. Bakit nyo paparusahan? Okay, ikalawang point. Sinabi ni Pangulong Duterte to. Totoo. Siya na umamin. Totoo sinabi ko, ni Pangulong Duterte. Totoo sinabi ko, gusto kong patayin ng mga komunista. Umaamin po si Pangulong Duterte, hindi po yan peke. Pag tinanong mo si Pangulong Duterte, aamin yan. Di yan katulad ng speaker na sasabihin niya, kumusta kayo ni BP Sara? I look at her as friend. As friend? Kaya mamimili po kayo ng leader. Etong nagsasabi, hindi bumabaliktad sa sinabi niya. Ano sinabi ni Pangulong Duterte? Totoo.
gusto ko silang patayin. Yung mga komunista. Pero inaamin ba ni Franz Castro na siya ay komunista? Ang sinabi ni Pangulong Duterte, yung mga komunista eh. Ang gusto niyang patayin eh. Ayan ang sabi ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po ako nagno-notes. Pag may notes po ako, matino po ang discussion natin eh. Okay. Pero ito po ang nakakatakot. No? Sinabi ni Pangulong Duterte, mas malala pa po ang krusipihyo, crucifix na papasinin sa mga susunod na araw ng mga Pilipino. Alam niyo na po kung ano yung magaganap. Thank you very much kay Super Mario. Go, 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 Boss Buds. Okay. Mas malala pa raw po yung mangyayari sa mga susunod. Bakit po? Ang tanong ni Pangulong Duterte, umamin kayo sa gobyerno kasi kami, nung kami ang nasa gobyerno, alam namin. Ito sabi ni Pangulong, tanong ni Pangulong Duterte, are we infiltrated or not? Alam ng military at government na they are communists. Hindi ko na po tutukuyin kung sino yung they. Pero alam na alam niyo po yan. Alam ng military at government that they are communists. Yan po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Nagawa, ano to? Okay, ito po ang ngayon lang revelasyon. Hindi po niya tinukoy. Pero yung mga kausap niya raw, yung kausap niya sa pistok, no? Nagmurahan na sila. Nung una, maganda para usapan nila. Natapos po yung pistok, usapan sa pistok, minura ni Pangulong Duterte yung kausap niya. Minura din daw siya. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, no pistok. No more ever. Yan po tinaga sa bato ni Pangulong Duterte. Kasi paulit-ulit lang. Dito po sa programan to, sinasabi natin paulit-ulit lang yung pistok. Kahit po yung dalawang speech ko po doon sa pagtitipon ng mga Duterte, nililiwanag ko po na paulit-ulit lang yung pistok na yan. Kaya po natin sinuportahan tong si BBM eh. Dahil sabi niya, susunod, itutuloy niya yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Very basic, ICC, no to ICC, no to pistok. Dahil ulit-ulit lang, mula pa nung unang panahon, nakikipagpistok na. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ulit, mas maganda kay Pangulong Duterte. Pistok no more. There's no sense talking to them. No? Nagmurahan daw sila eh. Hindi niya lang tinukoy kung sino yung kamurahan niya. Malamang yung leader kasi sinabi ni Pangulong Duterte, pag umuwi ka sa Pilipinas, yun daw ang sinabi niya, doon sa kamurahan niya, minura din daw siya. It's obvious, magpapalakas lang sila. Magpapalakas, mahina, magpapalakas. Iaalaw natin yung pistok, pinagmamalaki pa ninyo. Makikipagpisto kayo. Pronouncement ni Martin, kaya nga maganda eh. Mamimili kayo, sabi ni Inday, ayaw ko ng pistok. Sabi ni Martin, gusto ko ng pistok. Wala na pong lihiman. Nilalatag na po sa inyo yung mga baraha. Wala na lihiman. Ayan, no? China, China! China na naman kayo, wala naman kayong katuturan. China kayo ng China, wala namang usapan China dito. China, China tayo! China, China! China! Wala. Yung mga tao na yan, tacho, magtinda ka na lang ng taho. China, China ka na naman. Wala kang katuturan. Kung ano-ano mga pinagsabi nyo, sisingit nyo, walang katuturan. Yan lang. Para kayong dilawan. Alam nyo ba yung mga dilawan? Marcelo. Walang katapusang Marcelo. Binato kay Marcos. China, China. Ano ba yung China pinagsabi nyo? Wala naman akong sinabi tungkol sa China. Yung imagination ng mga to. Yan lang ang tangi nilang panira. Maawa naman kay sarili nyo. Ang bobo nyo. Kung sino yung nagpalaganap sa inyo niyan, natindahan ba kayo ng ano, ng pampapogi? Walang katuturan. Ang taas na ng level ng usapan, no? Ang pinag-uusapan dito, ano yung ginagawa ng gobyerno kay Pangulong Duterte? China tayo, China! Walang katuturan. Bobo talaga kayo. Walang
walang katuturan. Ipapasok niyo, wala namang pinag-uusapan na ganun.